gumawa nga pala ako ng merienda ko. Opo, kanin ng merienda ko. Kimchi fried rice nga pala yan. Maghapon kasi nagkape lang ako. Kaya pagdating ni Kuya Wazel, sabi ko agad magluluto na ako. Sakto din kasi na meron pa kaming kimchi sa ref. Nabili lang namin yan sa grocery store. Wala nga pala kaming white onion, kaya red onion na lang. Pwede din naman yan at mas malasa pa. Eto nga po pala yung mga ingredients. Sibuyas, dahon ng sibuyas, minced garlic, egg at kimchi. Gagamit din ako ng mantika, soy sauce, pamintang durog, pati na rin ng konting asin. Olive oil nga pala ang ginamit ko. At nung mainit na siya, inuna kong nilagay yung bawang. Inisa ko lang sandali, tapos sinunod ko na rin yung minced garlic. Grabe tong bawang namin nung December pa ata to. Ang galing no, hindi nabubulok. Sa Bloomin' Treat nga po pala namin nabili yan. Pinakaayaw ko kasi yung naghihiwa ng bawang. Kaya talagang bumibili na kami ng ganyan na. Daming ebas. Nung malambot na yung bawang at sibuyas, nilagay ko na yung kanin. Alam nyo bang kanin pa namin yan kagabi? Aba, hindi na panis. Halu-haluin lang mabuti at durug-durugin yung kanin. Medyo nagbuo-buo na kasi yan dahil nga bahaw. Ayan, okay na, kaya naglagay na ako ng soy sauce. At naglagay na rin ako ng pamintang durug na durug. Halu-haluin mo lang din mabuti para naman magpantay yung lasa. Nung feeling ko na okay na, nilagay ko na agad yung kimchi. Sa mga kimchi lover dyan, o hindi pa nakakatry nito, subukan nyo na din. Gumagawa nga pala ako ng sarili kong kimchi tapos tinitinda ko. Kaya lang sobrang busy na talaga. Dumagdag pa singalngal kaya wala na talagang oras. Okay na yung kimchi fried rice. Kaya nilagay ko na tong dahon ng sibuyas. Sayang nga kasi wala kaming sesame seeds na itapon ko nung nakaraan. Hahaluin ko lang to sandali tapos titikman ko. Nung natikman ko nga medyo matabang. Kaya maglalagay ako ng konting asin. Sa mga nag-i-start pa lang po palang magluto ng kahit anong putahe, ugaliin nyo pong tikman lagi yung niluluto nyo. Hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong lasa. Ayan, goods na to. Isiset aside ko na lang muna. Magpiprito lang ako ng isang egg, tapos sunny side up siya. Pwede rin namang scrambled egg, pero sa mga pagkakataong to, ganito yung gusto ko. O, diba may balat pa ng itlog? Dinahandahan ko talagang alisin yun para hindi masira yung sunny side up ko. Pag nagluluto kasi ako ng ganito, laging palpak. Gusto ko nga din pala sa sunny side up, yung crispy po yung gilid-gilid niya. Nako, sumobra ata. Kawawang itlog na suno. Sinalin ko lang sa bowl yung kimchi fried rice, tapos voila, diba ang ganda? Ginawa ko nga po palang toppings yung egg. O, diba perfect? Mukha lang talaga siyang mahirap gawin. Pero nako, sobrang dali po. Dapat talaga sesame seeds yan eh. Pero dahil wala, okay na po yan. Actually, optional lang din naman yan. Kasi nakapaglagay na rin naman ako kanina sa mismong rice. Eto na, kakain ako. Nung last time nga pala na gumawa ako nito, medyo matagal na rin, parang last year pa. Alam ko naman na masarap na to dahil nga tinikman ko kanina. Sobrang bihira nga pala na magmerienda ko ng hindi rice. Nakasanayan ko na rin kasi nung bata pa ako, na kanin ang minemerienda namin. Pinakain ko nga pala si Kuya Wazel kasi hindi pa daw siya nagmemerienda. Buti naman at nagustuhan niya. Yung nabili kasi naming kimchi hindi masyadong maanghang pero maasim. Sumobra sa asim feeling ko kasi ang tagal na sa ref. Pero alam nyo ba kapag gumagawa ako ng kimchi, hindi po ganito kaasim kahit matagal na sa ref.